Tatagal lang po natin yung loob natin. Ano ho, magpapakwento lang po kami para matulungan din po kayo ng ating tulong squad ngayong umaga. Pa po. Sige po. Papaano nyo po napansin na meron pong leukemia ang inyong anak? Ano po ba ang nangyari? Kasi po ganito po yun. Kasi yung anak po, ang anak ko po kasi medyo inuubo-ubo po, napapansin ko na po ganun. Kaso dahil inuubo na po, hindi ko naman po akalain na ganun po. Tapos madalas po siya nagpupuyat kasi nag-aaral po siya. Sa gabi po siya may time. Sinasabayan po na sa nagtitinda sa 24 hours po kasi yung pagtitinda namin ng gasolina, hindi ko naman ako na ganun. Tapos, pagkatapos pag magtitinda po siya ng gasolina, kinaumagahan mga alas 4 o 5, magsasamba po siya sa pagsamba po sa iglesia. Mayroon po siyang katukulan, kaya hindi rin po namin siya. Sabi namin sa kanya na baka maano yung kalusugan mo. Sabi, hindi mo, kaya ko to. Sige, sabi ko, naabot po siya ng gabi. Yun po, tapos hindi po namin napapansin siya kasi lagi siyang wala. Alos, kada samba niya po ganun. Tapos yun po, bali, isa rin po, na-stress din po siguro siya sa ganda bang punok sa utang na besok ng bahay. Tapos, ayun po, mag-upista na po siya na ano po, na nag-upista po siya, na hindi namin akalain na pupulang, simple pupulang, tapos nilalagnat siya na ilang araw na siya nilalagnat. Tapos yung po, hindi namin akalain na ganun po pala na yung sakit na. Itakbo na namin siya sa ospital. Hindi po naman akalain sa sinasun ng simpleng sipon. Opo. Ganun po. Ano pong stage na daw ng leukemia ng inyong anak? Ano daw po? Wala naman po sa akin na akit. May leukemia po sa akin. Ano po? AML po. Ngayon po, ang kumusta na po si Handro ngayon? Nakakatulong ba yung pagkaka-confine niya sa ospital? Opo, kasi ano po, malaking bagay po yung na-confine po sa ospital kasi hindi ka tulad dati pagpasok namin dito, alas kaul siya ng kaul na parang kaso yung ano kasi nagkaroon din siya po, may TV na rin po siya. Tungkol po sa leukemia niya. Ilan po, pang-ilan po si Handro sa inyong mga anak? Lima po, nag-iisa ko pong lalaki po siya. Ah. Ano pong hanap buhay ninyo maliban sa pagtitingin ng gasolina, nanay? Wala po, yan na po yung inaasahan namin. Yung asawa niyo po, ito rin po ang kabuhayan? Opo, wala naman po trabaho yun kasi mula nung na rin po yun na PWD po po sa matal kasi na-patrouble po hanggang sa nawalan po ng trabaho. Oo. Sino po ang tumutulong sa inyo ngayon? Wala po. Kami lang po. I see. Opo. Nanay, paano po pwedeng tumulong sa inyo ang ating mga manonood? Bali po, ano po, naibang ako po yung pamangkin pong pinsan niya po. Sa pamamagitan lang po. No? Ano po ang kailangan ninyo? Ang araw-araw po, tapos yung gamot ng ano po, pang laboratory niya. Tapos po yung sa dugo po, ibis po yung dugo po, isa, dalawa po mahiram po, isa lang po yung binigay kasi wala rin po kami wala rin kami mahinga ng pag-donor kasi wala rin kasi kami pero para ipababay sa taong mag-donor ng dugo sa ano po, isa lang yung pairam sa amin ng hospital. Hindi sa dalawa yung hinihiram namin.
Tsaka medyo, nanay, kung nung December pa, yan, pa lang po ninyo nalaman, sigurado po ako ngayon hanggang medyo hindi pa ninyo siguro alam kung anong gagawing diskarte. Ano po, no? O kung kanino po lalapit. Saan na po ba kayo umabot sa paghihingi ng tulong? PSWD lang po. PSWD, opo. Ang kailangan po ninyo yung pang-araw-araw at saka yung mga diagnostic, hindi po ba mga laboratorio? Tama po? Opo. Nakakapagtrabaho pa po ba kayo, nanay, ngayon? Hindi po, kasi ako na po nagbabantay sa anak po. Opo. Sige po. Nanay, kausapin po natin ang ating mga televiewers para tumulong po sila. Ano po ang gusto niyong sabihin sa kanila? Ako po, may po ng tulong sa mga tao. Alam ko mahirap ang buhay, pero ako po lumalapit sa puso nyo na kumakatok po. Humingi po ako ng tulong pa sa ano ko si Andrew. Dahil talagang ano ko mawala yung anak ko. Kasi matutuwa yung buhay niya. Kasi matutuwa parang awal yun ako. Sa kapatid ako sa English. Parang ano po. Humingi po ako ng tulong para sa dugo niya. Sa pangangailangan niya po. Ano po. Nanay Nelita, sa mga sandaling ito ho, pinagdarasal namin kayo. Kasama po natin ang mga tulong squad. Tutulong po kami sa inyo sa pamamagitan ng panalangin at sa konting ambag po. Ha? Ito po ang GCash po ni Rachel Ann M. Puno, under BPI Bank account po nila ay 336-909-1343. Uulitin po natin, 336-909-1343. Magpasalamat po tayo, Nani Nelita. Sigurado po ako, hindi po kayo papabayaan ng ating tulong squad. Salamat po sa mga tutulong. Natutulong po sa akin. Sana po marami po rin po kayo matulong na katulad ko na madutuhan ang buhay ng mga anak na ano. Salamat po sa lahat, lalo na sa staff na to na nakasali ako dito, nakatawag po ako. Maraming salamat din po at sa'yo rin po, Ma'am Bernadette. Maraming salamat din po. Wala pong anuman, nanay, ha? Nandito po kami para sa inyo, nagdadasal kami para sa inyo. Sa awa po talaga, actually sa awa lang naman talaga ng may kapal, panalangin natin sana po gumaling po ang inyong anak. Opo. Thank you po. Salamat po. Tulong squad, minsan panalangin lang po ang maibibigay natin, pero kahit magkano po, kahit tingi-tingi, pwede pa rin naman po, no?